Tapos piniprepare ko siya for the playlist. Pero we had a gig in Tarlac for 2 days kaso hindi kami nakauwi kahapon. So sa Tarlac, nakagamit kami ng computer doon para lang i-download ulit lahat ng mga music na yon. And hopefully lahat ng mga nagpasa ng mga kanta nila were able to tune in today para supportahan sa isa't isa, di ba? Tama yun. Anyway, once again, you're listening to Jambonga with Pinoy Hip Hoppers dito sa 1530. This is a Pinoy rap or Pinoy hip hop culture on radio show hosted by yours truly, Jug Honeylove and Beberies. Okay, so alright, nagpasalamat na tayo kanina sa mga mababait na mga taong tumulong sa atin sa Tarlac, right? Yes. Yung mga nag-sponsor ng ating accommodation, the food. Ulitin natin yan mamaya. But in the meantime, let's start talking to our guest this afternoon. Siya ay nakaschedule dati pa nung, I believe, October pa ata or maybe September. Yeah. Yan. But before that, we were trying to schedule him since May pa ata. Ang hirap ni schedule, sobrang busy. And then, nangyari nung October, naging 1 hour show lang kami nung araw na mag-guest siya. Eh, nata-traffic din siya sa daan. So, it worked out fine. Yeah. Pero finally, eto na, ang walang ibang leader, pinuno co-founder or founder ng One Grand Crew. Woo-hoo! Palakpakan tayo. Pinas Lowriders, where you at? It's your boy, Classic Love on a microphone. Yeah. Eto na. Yan. Nakaon na. Yan. Sorry, ayan just a na. Pressure. Sorry. Ayan na. Kasi syempre, nasanay sa streets. Kasi sa streets yung mga usual na. Parang bridge sa bawat sentence. Oh, louder daw. Nalinig niyo ba si Classic Love? Nalinig ba ako? Yan, ayos, okay. Ayos. Yan. What's up, Jet? Kamusta? I'm all good. Syempre, busy kasi actually sa luto, sa kusina. So magsaysay ako sa Mika. Shoutout sa lahat na nasa Mika. Syempre, alam ko nakikinig sa lahat. Then, every Saturdays, MC ako sa club, sa Spirits Bar. Usually, si nagtatrabaho din. Dati, si Diego. Kuya Jigs. Uh-huh. Legit misfits. Ngayon, sa miss na siya sa kapila. Uh-huh. So, every Saturday, ako yung resident MC. Uh-huh. Yun yung pinapagkakabala ko, tsaka extra pinagkakakitaan. Tapos na yung party nyo doon? Di ba meron kayo Christmas party sa Spirits? Tomorrow yun, bukas na bukas. Kaya I would like to invite you all to come through. Siyempre, celebration ng third year anniversary party ng Spirits Bar. And ang mga guests namin, si DJ Buddha, si Looney, si Abra, si Ron Henley, si Legit Misfits, si Kuya Diego, tsaka si Dash. Yun. Tapos, actually, marami rin mga, mga MCs, mga DJs, sa DJ NC ng kabilang station. Actually, yes. Ano yun eh, yung Spirits na yan, maliit lang yan, pero kaya pag pinuntahan, punong-puno. We used to go there too, nung si Diego nag-MC. Anyway, so Jet, kamusta? Bukod sa, yan, pagod ka, finally we're here. Nagawa na natin, di ba? Ano na, ano ang ano, dahilan bakit naging Classic Love ang name mo? This is a common question, basic question, tinatanong namin sa mga guests. Yun, para ito, para sa akin kasi ano eh, I found a letter eh. Letter yun sa ano sa desk ng AirPods ko. Yung daddy ko kasi police, tapos medyo romantic yun sa mga mako. Mas wala sa letter niya is makalumang pag-ibig. Kaya nga cool Classic Love. Interesting yan eh. Kasi if you look at Jet, guys, I mean, look at him, di ba? Like, puro tats, di ba? Bad boy image. Yeah. Pero yung pangalan, Classic Love. But you're being called right now MC Classic Love na, di ba? Mm-hmm. Dahil nga nag-MC ka na rin sa Spirits. Mm-hmm. Or matagal na yung MC Classic Love? Actually, ngayon lang talaga inanin. Ang gusto ko sana gawin is Jet Magnaya na lang talaga. As in, name na lang talaga. Wala nang ano, wala nang mga alias. Kaso nga lang, besides na nakatatoo na siya sa akin, tapos sa mga gigs, mas pinabayaran niya ako as Classic Love. So, may pangalan, may brand ka na kasi. Yun. Ayan! Chris, you have a question for Jet? Kailan ka nag-start and how did you get into hip-hop? Yan, basic questions lang. Siyempre, street gang. Member ako ng gang. Tapos, way back, syempre, gusto yung, yung mga creep walk, mga ganyan. Tapos, battle. 2005 yun, kagraduate ko pa lang ng high school. Tapos, merong, may spot sa Times Plaza. Uh-huh. Super O. Doon tumatambay yung ibang mga, nasa flip top na ngayon. Sila Slimer, mga Brown Style. Uh-huh. Puro mga rapper din dati ron. Doon, puro maglalaban talaga. Ayaw, mga ganyan. Tapos, mahal pa kasi yung mag-record doon time na yun eh. Tapos, uh-huh, nag-record kami sa, tape, yung cassette tape lang, tapos yes, um,
kanya-kanyang pasa lang sa mga jeep kasi pa ang hirap pag-mass pro ng ano eh ng ulit-ulitin mo yung record mo sa isang ano hindi naman kayang magpa-mass pro ng cassette tape. So usually mga rap namin magkakaiba ng tono, magkakaiba ng ano, pero pare-pares ng lyrics. Playback 2005 tapos idol ko noon syempre dong Galo Records Playback. That's sila talaga yung mga pinaka ano nun. Tapos gapain ko namin kayo syempre. Sam Jagger. Kasi yung mga nauna mga pioneer kayo nun eh. Talagang parang sa laman ng ang playlist kasi MP3 pang mayaman lang yun eh, parang gano'n. Oo, anong time na yun, no? Big deal pa yung mga player eh. Kaya pag nakakuha ka ng mura-mura na maliit, masaya ka na nun. Sobra. Tapos ano, sa Yahoo Messenger yung ano, yung, ano ba ito, nanaging sa Camfrog na siya nalipat eh. Camfrog. Ano yun? Rapper's Delight ba? Yahoo Messenger Rapper's Delight, yeah. Yes, Rapper's Delight. Of course. Yeah, naman siya, Marsha, yes. Nandun ka rin pala? Yes, that. Yeah, I see. Alright. Tapos yun, yung mga nausa yun, siyempre mag-rent pa kami sa mga cafe, tapos mag-rap-rap kami ng kanyang, tapos sa mga liner, kung nabutan yung liner-liner, mag-ano ka sa voicemail. Si ano, si Scan Calibre dati, tsaka si Mycosa, ang pinakinaabangan namin dun maglaban. Ah, si Scan, alam ko. So. Kasi sila-sila yung mga nag-ano, parang nag-dedease. Ang wapo pala si Scan Calibre, mula sa ganyan-ganyan-ganyan, hinahamon ko sa Mycosa sa freestyle. Anong year yun? Parang hindi ko na... Ano, 2002 ako nung sumali ron, kasi dun ko nga nakilala yung... yung mama ng baby sa ano siya Q2 family kami pamilya planning kami represented dito yeah pero ermita talaga ako ayan so na to our listeners so na naririnig niyo yung storya ni ano Classic Love ni si Jet yan eh, eh hindi niyo masyado nakikita unless pumunta kayo sa territory niya or mga events ng mga samahan niya One Grand or low Pinas Low Riders kasi nga busy may pamilya na rin, di ba? Yeah. And but if you listen carefully, makikita niyo yung dinaanan niya the old school ways of hip hop or maging MC. Would saying that, sino yung mga influences mo dito sa Philippines? Siyempre, yeah. One and only Ghetto Dogs para sa kasi sa streets talaga kami, parang gusto talaga mga ganun sa Pilipinas, Ghetto Dogs talaga si Pooch. Tapos nung pumasok yung ano, yung Hustlin' Records which is naging 187 Mobsters. Yes, yes. Yung ano, yung Unknown Critics kasi talagang noon kasi kaya nga more on mahilig ako magmura sa music eh. Kasi parang yun nga self-explanatory na galing kami sa streets mas gusto namin pinapakinggan yung mismo kami talaga. Yeah. Walang ano, walang sugar coating, walang kailangan talaga sabihin namin kung paano kami pumorma, kung paano kami ganun nga. Kasi expression nga, di ba, rap music is really what, it's storytelling about who you are, di ba? So, did you, ano, used to write love songs? Siyempre, di ba, classic love? Oo, oh, it's kumakanta yun eh. Actually, yung mga love songs ko, ano pa rin eh. Hindi ako yung kakanta ng mamamatay ako pag ikaw ay nawala. Kasi sabi ko yung totoo, yung galit ko, yung, kasi wala ako. Kaya nga hindi ko pinasa yung mga, ano, mga love songs ko kasi yung title lang sa Tutut X. Mura. Tapos, may ano mga... yung talaga nararamdaman mo? Bro. But it's good kasi marami akong kilalang mga rapper, right? Mga underground rappers na ang gagaling mga lyricists. But they don't wanna do any love song. Ewan ko, kanya-kanya silang dahilan. Pero, pagkasama mo sila sa mga bonding session, inuman, naglalagay sila ng mga love song ng mga pop music, rock love songs. Pero sabi ko, ba't ayaw gumawa ng mga love song mo na rap? Ayaw nila. Siguro dahil siyempre, yung image na sila mag-stay. Eh, yeah, but ikaw nga, nagawa mo eh, di ba? Kasi ano ako eh, totoo ako sa sarili. Yeah. So marunong talaga magmahal ang mga ano. Naman. Alright, so guys, sa mga nakikinig pa rin dyan, no, si Classic Love ay nakilala ko matagal na rin sa internet. Friendster days pa. Soundclick pa. I mean, yes. And, I used to put out mixtapes called Pinoy Papa's Compilations. Actually, may ilalabas din ako in the beginning of the year, Volume 5. Yung isang kanta ni Classic Love, yung Opo, narinig ko yon. So, sinabi ko sa kanya, interesado ko isama dun sa Volume 2 ata ko yung nilagay, or 3, which nilabas nung 2011 pa. Kasi ang ganda ng pagkasulat ng kanta. It's you're just one of a few artists na ganyan magsulat. It's like, very, ano siya, patama siya na may comedic element na seryosong totoo. Ganun na ganun yung pag-deliver mo ng Opo, kaya tuwang-tuwa ako. Right, tell us about Opo. What was that about? Yung totoo. Totoo. Kasi nasa states ako nun. Tapos,
talaga nakakaburyo talaga sa States. Tapos paulit-ulit lang yung mga rappers na yung tema na to, eto't eto. Noong time na yun, lagi ko narinig yung ako ang Diyos, ako ang puhon, mga ganun-ganun. Tapos wala na ako makitang private and style. Wala na ako makitang, wala na talaga ako marinig na ano, na gumagawa. Ilan-ilan na lang siguro sa sampung rapper, mga dalawa ang gumagawa ng... Kasi pagtungkol sa bayan, sobrang ano na rin eh, sobrang paulit-ulit. Pag sinabi ni Dicoy na ganito ng time na yun, lahat sila ngayon, puro sa bayan, magpapatato pa ng ano. Napapansin mo lahat yun, ano? Ng Pilipinas, hanggang kompleto na. Pero sila dirin-diri naman na ano, na makinig. Kung narinig mo yung isang track ko, ano rin yun eh, tungkol sa mga music natin sa Pilipinas against music sa foreign countries. Yes. Pagka tayo dito, ayaw natin na ikinig ng Tagalog rap kasi baduy, jolog sa ganda pa ninyo. Sinasabi. Pero pag English, yung I wanna F you, mga ganun-ganun. Pinapakinggan. Sa hanggang sa club. Pero pag tayo nagpatugtog, pang-addict daw. Oo nga. So yun yung topic ng kanta mo. Yung topic nun kasi is ano eh, parang sa huli, sa kultura natin, kung totoo ba yung kultura natin. Parang, di ba sinabi ko aron, bakit ang pangit mas malakas mang lahat? Parang ang lakas nila mandis sa ibang mga rappers. Pinapansin muna nila, pero yung sariling foundation ng structure ng mga kanta nila, o kaya sila, hindi pa nila talaga na bubuo. It's good ano observation. No? Very nicely explained as well. Kaya nga eh, dapat sana, eh, alam ko busy ka, we would love to hear more music from you. Eh. So we are going to be playing some na mga huling ginawa ni Classic Love na mga kanta. Meron dito tatlo. Mamaya tutugtog natin. Mm. Pero sana magpatuloy kang gumawa kasi the way you write, natutuwa ako doon. May bago. Mm. Ayan, diba? Kasi medyo ginastos na ngayon, kaya hindi ko na talaga, yung hindi katulad dati, pag ano, labas agad. Oo, pag ginagastos talagang planado na dapat talaga. Yeah. Kasi hindi basta-bastang, although we are sa internet age na social media talaga, gets ko yung sinasabi mo. Para naman may surprise element din sa mga followers mo. So, Riz, any more questions? Sa life ng the gang life and hip hop, nakatulong ba sa yung hip hop? I mean, ano yung mga, how did hip hop save you? Are you still a gangster right now? Parang ano lang yun eh. I'm just a broadcaster sa nangyayari sa streets. Hindi na ako nasa loob ng streets. Parang kinukwento ko na lang yung nangyayari. Kasi nadaanan mo na eh. Nakikita ako. Kasi yung ano, member talaga ako, 2 rounds sa 13, which is nagpapabati sila OG Padlock na yun. Lingit yun. Tapos, yung goal ang bati lang ng bati. Tapos, yung mga yun, yun, sila Datu, sila Young Love, sila Kuya Newbie. Yung mga yan, mga kasama ko na way back pa sa Gangs TVS. Hey guys, pasensya na kayo, nandiyan kayo. Hello. Yan. Alright. Tapos, member din kami ng Bahala na Gang. Kasi yun, ano, prison gang. Pero sa streets, ano yun siya, street gang din lang, Filipino gang. Okay. So, instead na sumali ako sa Crips, or sa Bloods, eh, which is ang height ko naman is inappropriate sa pagtangkad ng mga ano, mga blacks. Sa Pinoy ako. Tama. All right. And so, Odi, so broadcaster ka. Yes. Naging maganda naman ba ang response ng family mo sa ginagawa mo? Nung una, hindi talaga. Kasi syempre, gusto nila ano, magpatuloy ako sa kanila. Unang course ko kasi is criminology. Then gusto ko mag-police kasi daddy ko major ng police. Yes. Tapos, parang gusto nila maging professional ako. Eh, kakapanood ng mga movies way back nung bata pa ako, kaka-idol sa mga black sa Afro-America. Yung lifestyle nila, yung, syempre, all about money, fame, respect, mga ganyan. Tapos, napunta pa ako sa school na medyo pagsaka ng mga kick-out. Arunita Catholic School, shara. Ayun. Alright. Ayun. Kasama ko doon, si Quietin yung Mingan, hindi siya doon, Timothy Cashman, ng Tinaslow Riders founder. Hindi siya gumrati. Actually, marami mga hood celebrities na galing sa PCS. Tapos, eventually, nagbago rin naman lahat. Kasi syempre, as time passed, parang habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin, mas kinakabahan na ako ngayon sa mga mas bata. Eh. Kasi, although, lagi akong may dala sa sarili ko. Ngayon, iniiwan ako ng sa bahay kasi Duterte na ito. Oh. Ang dami kong tato. Baka mamaya, matimpan ako sa mukha. Oh, tama. And then, tsaka, yeah, you're right. That's a good point to state. At tsaka, sabi ko, marami na rin kami nag-guest dito ng mga tulad mo. And as they got older, nagbabago kasi yung priorities, diba? When you have family, children, diba, to worry about, diba? Natural na nagbabago na yung iniisip ng tao. Alright, so
What time is it? It is 5:15, so we've been talking to a Classic Love for like probably 12 minutes diretso na yun, no? Yeah. So gawin natin, patugtog muna tayo ng isang kanta mo. Okay. Alright? Which one do you want? Yan, pili ka. Anong gusto mo unahin natin and then let us know kung ano yung story. Di kita nagsasalita ay sila OG Aaron Padlock, tapos si, ano, sila Lil Cupido, OG Lil Cupido. Yung One Band of Union. Ang gusto ko ano, i-play natin, yung veterano. Ayan. That's for the street. The veterano. Alright. So here's music from our guest Classic Love. It's called Veterano featuring it's Classic Love and Drino featuring Meow.
Yon. There you go. I was gonna say, thank you. That's a song called Veterano from Classic Love, yung guest natin ngayon. Sorry. Okay, yan. Riza. Yep. Bebe Riza. I need to like do all this. You know? Ayan, kasi si Bebe Riza ang nagko-control ng lahat. So, pati microphone, doon. Alright. So, Jet, so yan yung gagawan mo ba na music video, yung kantang yan? Yes. Ay, tayo muna. Ako naman ang control. Ayan, naka-on yung mic. Thank you. There. So, anong story ng Veterano ulit? Well, self-explanatory yet again, Veterano from the streets. Of course, yung ano, yung kung dapat ginagalang pa din ng ano ng iba yung mga nauuna. Yan. Parang yan. Sa syempre, dapat lang galangin ang galawan ng mga tunay na veterano kasi alam nila yung pasikot-sikot diyan eh. Tama. Kasi wala namang magaling sa simula eh. Lahat yan natututo eventually. Okay. Good point. All right. So alright, tugtog pa tayo ng mga kanta mo? Or is there something that you want to discuss right now? Like, promote? Promote ka muna. Promote ko is tomorrow eh. Siyempre po, Cups for All. Kaya ito, kay OG Moga. Tapos, Pinas Low Riders Cups, Whip Cups, Kasobus na yan eh. Basta Pinas Low Riders, yung mga kasama ko kasi. Mga OG namin. Tapos, ano pa ba? Claude Stasis, kay Third Flow. Mga nagbibigay sa amin ng ano ng pampapog. Ayan, mga sponsor nyo. Ano, nabanggit mo rin yung Pinas Low Riders, right? So you're one of the active members of it. Then briefly let our listeners know ano ang Pinas Low Riders at ilang taon nyo nang ginagawa yung event nyo tuwing July or mid-year. Alam ko 5 nyo na ata, no? 5 years. So basically anong dahilan nun? Kay Kretini, sila lang yun eh actually. Pagka laya ni Kretini from abroad. Yun. Yes. Nung pagkalaya nila, yun, bumuo sila ng bike club kasi syempre parang namin sila sa mga SSR, yung kultura nga ng, ano, ng lowride, parang Mexican siya mga yun. Tapos yun, nag-ano lang sila, invest lang sila hanggang lumaki ng lumaki yung grupo nila. Tapos first time kami nagkita ni, ano, ni Kretini after almost a decade. Yung pala magkasama kayo sa school. Alam, magkakilala kami na magkasama sa school. Kaso bata pa ako nung mga time. Parang tito ko siya. Alright. Now, story naman ng 1 grand. Yan, yung crew. Yeah. So yun nga, I said, yung may mga tattoo silang 1 grand. Eh, kasi nakatatak na sa kanila yan. Nasabi mo na sa akin ang meaning niyan before. Mm-hmm. I asked you that a long time ago. Friendster pa ata. Oh, ano ang 1 grand? Okay, 1 grand. Ang zip code namin sa amin is 1,000. Tapos, 1,000 is 1 grand. Yes. Then, syempre, kailangan movement. Kailangan, hindi pwedeng ganun lang. Ayoko nung, dahil maganda. Kailangan may meaning siya. So, ginawa ko siya, One Nation and Entire Ghetto's Revolution Against National Discrimination. Yun. Nice. Yun yung gusto kong sabihin mo. At tinanong ko talaga siya, anong ibig sabihin nun? There has to be a meaning. Mm. Ang ganda, di ba? Ulitin natin. One Nation and Entire Ghetto's Revolution Against National Discrimination. Actually, One Grand Crew may meaning dati. Parang 1 grand is the movement, which is yung meaning nun, tapos crew is reality. Criminal rhymes engages war. Oh, di ba, guys? Kaya kung ikaw na gano'n yan, ang galing. Kaya ako in-invite mag-guest yan dati pa, kaso sobrang busy itong si Jet. Kasi nakikita mo talaga yung organized, yung pag-iisip niya, pag-iisip mo tungkol sa galawan mo talaga. It's embracing kung ano talaga yung kinalakihan mo eh, yung ginagawa mo. And besides the fact that you are doing music, rap music, yung may meaning talaga yung ginagawa mo. So anyway, tugtog pa tayo ng kanta mo, right? What's the next song you wanna play? Shoutout sa lahat ng mga tambay sa amin ngayon. Kagaw ang gusto ko i-play. Maganda to. Magugustuhan niyo. Kagaw. Actually, isa yan sa mga gusto namin na patugtog na rin namin yan noong nakaraan. Alright, here we go. Another song from our guest, Classic Love. It's called Kagaw. Marahil ay iniisip niyo ngayon kung ano yung namang klaseng kabadiyan ang maririnig sa akin sa kantang to. Iisip niyo na lang. Sagot lang naman ko. Kaantayin ko lang yung mga nagawang awitin na hindi nila gugustuhin marinig o patugtugin. Yung katotohanan. So yun. Enjoy. Mangarap na pangarap ng bagay na masarap. At yung narap at yung narap ay huwag kang kumana. Isipin na ganun din. Kumilis ka at yung gawin. Kung di ka gagalaw, ano ko to aabutin. Mangarap na pangarap ng bagay na masarap. Isa sa mga hinihiluya sa pagsamba, ang dumami kayamanan ng hindi na
nangangambang kapusin sa pagkain at pangilaw sa dilim. Hallelujah, ama namin, padasal na madiin ang mangarap ng dilat, mga matay walang galawan, sa higaan ay walang patutunguhan. Pangarap ay kumalap ng pangarap, di ba ang hirap? Walang binibigay ngunit nagaantay natatanggap. Gusto niya sumendo pero ayaw magsumikap. Pautang pare mare, praktisadong pangungusap. Paano ka uusad kung hindi ka gagalaw? Paano hahawakan yan kung di mo sinasaklaw? Umaas sa pag-angat pero ikaw ay pabigat. Paglamon na lang ata ang bigat inatamad. Kahit tatas sa inuman ayaw mong mag-ambag. Malalasing ka niyan pero di ka masasagad. Pangarap ng bagay na masarap. At umalap ang pangarap pero huwag kang kumala. Isipin, galawin, kumilis ka at yung gawin. Kung di ka nagagaw, ano mo to ahagutin? Mangarap ang pangarap ng bagay na masarap. At umalap ang pangarap pero huwag kang kumala. Isipin, galawin, kumilis ka at yung gawin. Kung di ka nagagaw, ano mo to ahagutin? Pagod sa paghiga, ang paghinga ang ehasisyo. Gawain ko'y mangarap ang kompleto aking bisyo. Sa ina para pambili ng sigarilyo. Wala akong trabaho kundi tumambay sa pasilyo. Laging nakahubad, mayabang at napakapilyo. Hinamas lang at pabango, ni walang sipilyo. Magkagabi na kasi, duty na ako sa may kanto. Attendance namin doon ay pag-ikot ng isang paso. Ang bagay na daw namin magbigay ng 10 piso. Wala akong mamiso kaya patay malisya na ako. Kwentuhan ng pagyaman yan ang laging pinuputo. Makatulong sa pamilya pero ayaw magtrabaho. Sika, lakas ang itoto. Magsayaw at kumanta kahit mukhang gago. Malapit na uwian, ayan na ang alas 5. Araw-araw na pangarap, hindi na ba magbabago? Mangarap ang pangarap ng bagay na masarap. At umalap at umalap, pero huwag kang kumala. Isipin, galawin, kumilis ka at yung gawin. Kung di ka gagalaw, ano mo to ahagutin? Mangarap ang pangarap ng bagay na masarap. At umalap at umalap, pero huwag kang kumala. Sa nabanggit ko o ang pinakabukod ng mga pinakatamad sa bulubundukin at lungsod. Mga buraot na timawa ko lang na lang ay lumuhod. Gusto mong iakay ka kahit piram na ng tungkod. Mga Pilipinong pinagulong kabuhayan sa hini na sila pang sisimangot pag ikaw ay humindi. Ano naman kasi minsan lang bakit ayaw? Hindi ka lang sasagot, di ba para iwas away? Dapat naman sunod ka sabihan ng matanda. Turuan mong manghuli, huwag mong bigyan ng ista. Kasi di ka sa pagiging tao ang mga umaabuso. Gustong kunin ng pichon, hindi sapat ang isang baso. Kailan kaya magigising ang mga isipan? Balat kawali sa kapal, wala nang pakiramdam. Kahit paringgan, hindi man lang tinalaban. Mas okay pa ang tako na pagpukpok na dadaan. Mangarap ang pangarap ng bagay na masarap. At umalap at umalap, pero huwag kang kumala. Isipin, galawin, kumilis ka at yung gawin. Kung di ka nagagaw, ano mo to ahagutin? Ayun. So ngayon alam niyo na ibig sabihin ng kagaw. Bacteria. Pinakamalaking tanong na nga lang naman na natitira dyan ay ipagpapatuloy ko ba natin ang ganyan? Kung alam na nga nating mali. Apo! Siyempre. Sarap-sarap maging tambay. Yeah. Classic love po mula po sa kuna ng 1 gram. Kapayapaan po sa hip-hop, loob at labas. Yeah, yeah, yeah. Yon, nakaon na. Yan. All right, struggle talaga tong ano. Ang layo kasi sa akin ng mixer nung switch ng mic. Usually ako nagko-control niyan eh. Okay, so that was kagaw. Pwede bang sabihin yung meaning ng kagaw? Sa Bisaya, that's Bisaya. Sa English, bacteria. Ah, bacteria. Mm-hmm. All right, but pag na-notice niyo yung dulo, kung pinakinggan niyo talaga yung buong kanta, yung dulo, ang kulit. Yun sinasabi ko makulit si Classic Love. Sa mga kanta. Lalo pag nakainuman niyo ako. Sabay tawa, di ba? Alright, so anyway, bago tayo magpatuloy ng interview natin with our special guest this afternoon, I'd just like to repeat our acknowledgements and sincere gratitude to our to the people who welcomed us in Tarlac for the past 3 days. Of course, si Juvenile. Yeah. Delinquent, thank you so much. His own production, of course, tapos yung SFHD.
na SFHG pala na nag-organize yung dalawang event. Siyempre, si Juvenile ang kasama doon. Ang actually is the main organizer in addition to the other or the owner. And of course, thank you so much to the people behind L Square Hotel. Ang ganda, isa sa napakagandang hotel dun sa Tarlac. So kung pupunta kayo sa Tarlac, doon kayo mag-check in. Yeah. Of course, also 173 Bed and Breakfast, yun yung una naming tinuluyan. Kasi dalawang hotel kami, ganun lang naman ng accommodation sa amin eh. Thanks, Drew. Thank you for, yun nga, galing na sponsorship. And then Kalua Farmhouse, or farm, tama, Kalua Farmhouse Inn. So magkakatabi yan. Alright, thank you so much for that. And to the people of Tarlac City, the people who accommodated us, maraming salamat. Shout out din quickly kay Ash Murray. He's tuning in right now from the States. Sabi niya sa akin, ang ganda daw ng ang angas daw ng studio. Yes, of course. Tas, no? Yung second comment niya, sabi niya, I just made a drinking game. I take a shot every time hinahawi ko yung buhok ko. So I think I should keep on doing this so yeah. We can get drunk right there. And Ash, there's three cameras here, so yeah. I don't know what you guys see, but there's supposed to be different angles. I'm not sure. Okay, ang ganda daw. Pati sabi ni Juvenile, he's tuning in right now. Actually, guys, you have to see the set itself. You see the light? You see? Yeah, okay. May ilaw pa yan, no? Ang taray. Pang TV talaga. TV. Labanan na to, guys. DZM E 1530. We are the hottest right now here on AM. And of course, to those who do not know that you can listen to AM radio on your sa mga kotse nyo kung meron kayong kotse, and of course on your regular radio, you can view us via Ustream through their website. It's www.dzme-or-1530.com. Alright? So type nyo lang, makikita nyo na at nandito lang kami. Alright, so we'll continue talks with our guest now, Classic Love. So, yun yung kagaw at meron pa tayong isa o dalawang kanta mo ha, papatugtugin. Pero bago tayo magpatuloy ng music mo, let's continue talking. Magkwento-kwento ka naman dyan. Gusto ko malaman anong mission mo as a hip-hop artist. Vision or mission or both? Dati madami. Kasi syempre, gusto ko talaga gumawa ng kanta. Actually, gusto ko lang marinig. Dumating lang talaga yung punto na binabayaran. Pero ngayon kasi, mas gusto ko pa nga yung mga purpose eh. Mas marami akong purpose na event. Yun. Pag nato ngayon, magkano yung, ano, yung TF nyo? Yun bahala, basta may alak tayo dyan. So, familiar yun ah. Ano, it's good though, di ba? Kasi, importante na may mga tao talaga na may puso talaga to do benefit events. Mm. It's important. And it's a good advocacy. Pinapakita natin that the underground rap scene or hip-hop scene really cares. Yeah. Yun nga yung isa sa reason kung bakit ginawa ko yung Pinoy Hip-Hopas or Binoo. At saka itong radio show na to. It's really about that, na pinapakita natin yung tunay na kulay natin, hindi yung iniisip ng iba na puro negative. There's a lot of positivity. And even somebody like Classic Love, di ba? Yung kinalakihan niya, may puso pa rin yan. Kaya nga Classic Love eh. Diba? Malaki ang heart. So yung mga gumagawa ng mga benefit events dyan, you know, holler at Classic Love, of course. And if you do want the females there as well, holler at us as well. Kami ni Beberies. Alright, so Riz, more questions kay Jet. Best experience mo as a hip-hop? yung pwede sa radyo. As a rapper. As a rapper, meron kaming gig sa Bulacan dito. 2010 yeah. Pa. Unang ano kasi yan eh. Unang-una nakatanggap ako ng TIA. So kasi hindi namin ano, hindi, parang talagang walang bayad talagang pagpunta namin. Sinabi na sa amin ang organizer. Wala kaming TF, basta kumanta lang kami. Tapos parang gano'n yun eh, hindi kami kilalang umakyat ng stage. Pero nung bumaba kami, natuwa. Tapos binayaran pa kami. Yan, binigyan mo kasi sila ng magandang performance, natuwa. O may mga ganun kasi talaga eh, mabibigla na lang sila, tapos mas maganda yun, di ba? Na yung expectation mo na wala, meron pala. Pero doon din nagbago yung ano ko eh, actually yung niya sa vision and mission. Yung sabi na kahit walang TF. Although, syempre, kahit walang TF, hindi magbo-boom ang Pinoy hip-hop kung wala tayong bayad sa ano. Yeah. Parang shoutout sa ano, yung Uncle Jeff. Yes. Sila, madali silang kausap. Pwede mo silang kausapin na walang bayad. Pwede. Mm. Pero pagka sinabi niyo may bayad, kasi maraming organizer na ganito, tapos biglang kulang. Parang pinapaasa mo yung mga tao. Siyempre, tayo as an artist, pinagpupuyatan natin, ginagawa natin. Yes, good point. Akala nila madaling mag-perform sa stage.
Ang hirap kaya, ipapawisan pati kilikili ko. Oh, skills yan eh. Skill set yan, guys. Hindi lahat ng tao kaya mag-perform. Marami rin dyan na gumagawa ng kanta pero hindi nila kaya mag-perform, di ba? Yeah. And tinutukoy ko dyan, hindi lang rapper. Sa lahat yan. Sa lahat ng genre ng music. Pati dancing, di ba? Meron dyan, magaling sumayaw sa bahay. Pero takot humarap sa tao. Kasi performance po yan. Meron naman din, yan. Napakagaling nila, but they don't have the money to actually go into the event itself dahil kulang sa budget palagi. Kaya that's a good point. Though, syempre, we are open to do benefit events lagi naman, or events with a cause or charity. Of course, we are also human. We're also musicians actually, di ba? Mga artist po kami. So, syempre, kanya-kanya rin po kami mga gastos, di ba? Mga tao po tayong lahat. So, it's important that if there is something, maganda. Para mas madali gumalaw pag meron, di ba? Lalo na yung mga pamasahe, di ba? Pagkain, inumin. Alright, so, Riz, any more questions? If not, we're gonna be playing the third song. Okay, yung third song ni Classic Love is Party 24/7. Ano? No, 1G Lifestyle muna tayo. Ah, 1G Lifestyle muna. Will be the last. Alright. Kasama si Slim ng Republican. Hey, Slim. What's up, Slim? What's up? Nakikinig ba? Hindi, hindi nakapakinig. Pero shinare niya yung poster eh. Nakita ko yun isang araw. Nagulat nga ako yung 40 shares at kahit paano. Kahit dati, marami kang followers jet because the first time na last dapat mag-guess ka, ang dami eh. Kaya hindi ko alam eh. Wala likers pa gano. Kaya, ay ba, ano lang ito, disregard. Hindi, baka natutuwa sila na mag-guess ka. Kasi ganun eh, the first time ng October, yung hindi natuloy yung guest, ang dami nag-share. Shinare nila from our fan page, di ba? Kasi shinare mo yun eh. Tapos ngayon, ganun din. So, from your profile pic, dami rin nag-share. So, hopefully everybody's listening, di ba? Yung mga nag-share dyan. At saka yung, gusto ko lang sabihin yung mga kasama ni Jet or ni Classic Love, yung dapat meron pa kapasok dito kasi pasensya na kayo, iba na yung studio natin, tayong upuan. Hindi makai pwede sa sahig. Pero nandito sila, sumusuporta sa ating show. Yeah. Alright, so here's a third song from our guest Classic Love. It's called 1G Lifestyle. Here we go. Yeah, I go by the name of Classic Love. Together with Slim of Republican. Tayo'y magsisingot na umagsabog, mabasag, mabangag, sumagad ngayong gabi. Sumabay sa tunog at bayo, paikuting at ipasa ang damo at sumindi. Amas pataas, bumakas, panakas, hanggang bumakas, buksa ang matindi. Sumabay, tumipad, lumamoy, lumutang walwalan, basagan, hanggang walisi. Sinigang umaga, mati na mamagana, nasibag sa sakama, patay, walang bahala, lahat maling akala. Kung ang tama ay hinala, kung ang tama ay wala na, tama na bang walang tama? Imahinasyon ay parang pelikula, indikasyon ng isang mundong hindi makalkula. Sumusugod pagkatain ng hindi gumagalaw, lahat kaya kong gawin sa isipan ay saklaw. Kilidi sa bawat titig ng mahiwagang usok, pilit na sinasaid hanggang sa nagbabagang sulok. Ito na ba ang dulot, ang mapagpag sa rurok? Hinimay ko't tinurok, kinasakot, pinausok. Sabay tumagay ka, tumagay ka. Sabay tumagay ka, tumagay ka. Sabay tumagay ka, tumagay ka. Tayo'y magsisingot lang umagsabog, mabasag, mabangag, sumagad ngayong gabi. Sumabay sa tunog at bayo, paikuting at ipasa ang damo at sumindi. Amas mataas, bumakas, panakas, hanggang bumakas, buksa ang matindi. Sumabay, tumipad, lumamoy, lumutang walwalan, basagan, hanggang walindi. Maglalayagang isipan sa pampawalan sa buwan. Lako ang pupuntahan, natalo lang ang may galam. Rakip ang sinakyan, malayo na sa kawalan. Mga talagbito, kung gusto ko silang masundan. Taas pa ba at umiikot at islap ng ilaw sa harap at ang musika ng rap. Ang regalo at sangkat na bubuo ng pamaga. Sapat na sa'kin kung lahat parang buhay na sikat. Pasinti na si Carillo, palabihan mo na bisyo. Pero hindi na iperwisyo kahit na wala sa bisyo. Sabay tumagay ka, tumagay ka. Sabay tumagay ka, tumagay ka. Sabay tumagay ka, tumagay ka. Tayo'y magsisingot lang umagsabog, mabasag, mabangag, sumagad ngayong gabi. Sumabay sa tunog at bayo, paikuting at ipasa ang damo at sumindi. Amas mataas, bumakas, panakas, hanggang bumakas, buksa ang matindi. Sumabay, tumakas,
kamoy lumutang walwalan basagan ng lumalindi. So this is how we party at Ermita Hustlers Hood. One Grand Prep and Bad Boys Battalion, Carnal Clothing, TBS, We Brown Brothers, Saint Music, Empire Records, Olympus Kennel Club, Central Manila, Intramuros, and Downtown Mandaluyo. Big Bad Bahala na Gang, Dahing Aloriaga, and Pinas Lowrider. Sabay tumagay ka, tumagay ka. Sabay tumagay ka, tumagay ka. Sabay tumagay ka, tumagay ka. Sing at nangungus sa bobo, basag mo pang lag sa maganda iyong gabi. Sa mabay, sa tunog at bayo, paikuti na tipasa ang tabo at sumindi. Amas pataas, bumakas, panakas, at ang pipakas, buksan ang matindi. Sa mabay, tumipad, lumamoy, lumutang walwalan, basagan at lumarindi. All right, so that was a 1G Lifestyle. That's the third song from our guest today, si Classic Love. Jet, ano yung ano story ng 1G Lifestyle? Ano yung kantang yan? Actually, ano lang yan eh. Nagpunta sa bahay si Slim ng Republican before Christmas yun last year. Tapos, ay gawa tayong kanta. Eh kaso, yung mga ano mga beat ko nun, puro pang yung pang hip hop West Coast gangster rap pa rin. Yes. So syempre parang may iba naman ulit-ulitin-kulit yung ano yung mga parang medyo trap style pero eh di pala bagay sa akin. Nag-end up na ganyan yung tunog, parang West Coast style pa rin na ano. Maganda pa rin eh. So yeah, so that was a Classic Love with Slim of Republican yung kantang yun. Okay, so dito pa rin tayo here at the station talking to Classic Love and of course ito naman konting promotion lang on our part namin ni Beverly's. Hopefully you guys, if you guys are gonna be near the area sa mga gigs namin after Christmas, quickly banggitin ko lang, December 26-27 will be at in La Union, Bawang La Union, but it's for the Urban Norte Hip Hop Festival there on the 27th from 8 a.m. I think till 12 midnight. Marami po kami doon ng mga rappers. And then the next one is December 28th. That's the Indie Pinoy Christmas Party. Yeah. Sama kami ni Beverly's doon and kasama yung mga indie independent rock bands and yeah, artists that are members of Indie Pinoy, which nandun din kami syempre ni Beverly's. And J.R. Prisno. And J.R. Prisno na kasama natin sa dito sa rap music, sa yeah, hip-hop. And yun naman ay gaganapin sa Black Kings Bar on West Avenue, December 28. And then December 29 is our year-end event, BFEPHH year-end event at Aloha Bar, katabi ng B-Side. We were trying to get a bigger venue. Pwede sana ang B-Side, kaso December 30 daw sila open. Eh, hindi, ayoko ng 30, at saka maraming hindi available ng 30. So, 29 na lang tayo dun sa likod. Cute siyang bar, pero napaka-cozy niya. Yeah. Masarap ang pagkain, mura ang pagkain, more, yeah, mura ang inumin. So, for sure, we guys are, we're all gonna enjoy on that night, December 29th, Thursday. Walang pasok kinabukasan yan. Alright? Dahil Rizal Day yan eh. Diba? And you're gonna be there, right? Mm-hmm. You have to, nandito Class na yan. Class 12 na naka, ano? Yan, darating na si Classic Love doon. And that event is called The Loop. Paulit-ulit lang, year-end event, tapos papasok ang 2017 New Year Party in one. Alright, so, Riz, any more questions for Jet? Gusto ko lang quick shoutouts lang kay, tuned in kanina si Jake Lee from New Zealand. Hello, Jake. Siyempre, si Juvenile is tuned in with at the ETV office. Yes, Juve, maraming salamat. Thank sa mga you kasama niyo po dyan. Magandang hapon. At saka kay Yanni mute, ano, ng mute box. Yanni, si what's up? XDV from New Zealand as well. Ba, puro mga ano tayo ah. Oo. Oh. Sa ibang bansa ang ating listeners. And yes, minsan na lang kami mag-live dito eh. So, paminsan-minsan na lang din nag-online yung iba. Pero we just wanna encourage everybody to make it a point, yung mga kasama natin sa hip-hop community, to tune in as much as you can every Saturday from 4 to 6 p.m. dito sa DZM 1530. Para supportahan yung radio show natin, para tuloy-tuloy tayo. Umaakit ang ratings ng radio station. Isa yes na tayo sa dahilan doon. So, ibig sabihin, natutuwa yung
underground rap scene or the hip-hop community. And we encourage lahat ng elements to support the show. Hindi lang yung mga MCs, pati yung mga b-boys, mga dancers, mga... And of course, we're gonna be inviting you guys as well. Yes, dati, di ba? Nag-invite na tayo ng mga graffiti artists. Graffiti artists, dancers. Anyway, papatuloy natin ang pag-guest natin next year kasi next Saturday, it's Christmas Eve. And then the following Saturday is New Year's Eve na. Magtatapos na ang 2016. Kahit wala kami dito ng live, we will be playing music, mga submissions nyo. So continue to send us your songs. Radio edit, please. High quality MP3 file only. Hindi po kami nag-download from YouTube. Yes. Idiretso nyo po ng send to pinoyhiphoppers@hotmail.com. Yung ida-download na lang namin. At sana magpakilala po kayo sa amin. Yung lalagay nyo yung, kung maganda na, may picture kayo or yung Facebook page nyo para naman nababati namin kayo ng tama. Kasi marami nagsisend sa amin na hindi namin kilala. Hindi namin na ma-acknowledge ng tama. Minsan kasi yung email address nila, may walang pangalan. Minsan coding yung email address. But anyway, hopefully nakapakinig yung mga nagsend mga Christmas songs na hindi namin kilala. We played your submissions kanina. Dere-derecho. And we will be playing them again next week kasi nga Christmas Eve next Saturday. Oh my God, malapit na Pasko. So Jet, ready ka na for Christmas? Ang bilis, di ba? Hindi naman siya nag-celebrate ang Christmas. New Year ang pinag-celebrate. Ah, okay. Oh, ah, ako rin, syempre. E ano, ikaw Riz, anong gagawin mo ng Pasko? I'll be in the with my family sa Cavite, so... And getting ready for our killer week. Oh yeah, after my God. That, bago mag-New Year. Grabe. Pero nagpapasalamat ako for all the blessings na dumarating sa amin. Maraming salamat at dito sa radio show na to, patuloy pa rin tayo until 2017. We will be going on our second year. Yeah, this malapit is, na. Oh my gosh. Nagawa namin to since May 2015. So, a year and a half na tayo dito mahigit. Wow. Yeah. So, patuloy niyo po yung kaming supportan. Marami pang hindi nakakaalam tungkol sa show natin, believe it or not. Yes. Sa dami na nang nag-guest natin dito, konti pa lang ang likes sa Facebook. 2,000 plus pa lang. Dapat sa dinami-dami na lang guests namin dito, dapat nasa 5,000 plus na yan. So, tulungan nyo kami to increase the likes on our fan pages, di ba? Jambonga sa 1530 with Pinoy Hipapas and of course, yung sariling fan page ng DZME 1530, ilike po natin. Para, dahil sila po ang isa sa sumusuporta sa ating hip-hop dito sa Pilipinas. Thank you so much. Alright, continue tayo, Jet. It is 12 minutes before 6 o'clock. Tama. So, bago natin i-play yung last song mo. May question ako. What do you think, nakakatulong ba ang hip-hop sa society? If yes, paano? Sa ngayon, big yes. Siyempre, ito mo. Parang 80% ng mga rappers ngayon is out of school youth. Mas nagkaroon pa nga sila ng career. Maraming example. Like, mamamangalan ako, like Smuglas. Instead na nasa riot yan, sa labas, sa loob na ngayon, nagpapasaya ng mas marami at nag-i-inspire pa ng mas maraming bata. Oh, gumagawa ng kanta, nagpa-perform all over, di ba? Tsaka yung hip-hop kasi, parang broad yan. Hindi lang naiintindihan ng ibang tao. Akala kasi nila, pag hip-hop ka and gangster ka, isa. Hindi nila alam, magkaiba yun, yes. Ano lang, similar kasi from the streets nag-start pareho. Gangs are from the streets, of course. Ang hip-hop, nag-start din yan sa streets. Mga hindi nakaalam in the States, nag-start yan sa mga urban communities doon, mga hindi kayang bumili ng mga instruments, pero mga musicians talaga. Yeah. So there are so many people up to this day na akala ang rapper, rap lang. Mm-hmm. Diba? Hindi nila alam, mga musicians po kami. MC. We just do our vocals by rapping. Diba? By nag-MC kami, kaya namin mag-freestyle, kaya namin mag-hype up ng mga parties. Yung mga party nyo na mga dead beat dyan, boring, mag-hire kayo ng mga MCs. Kami gumagawa nun, diba? Yeah. Para buhay na buhay. Doon nag-start ang hip-hop culture, guys. Anyway, so, any more questions, Liz? Yeah. Anong mga advice mo sa mga... Kunyari may mga aspiring rappers that buhay kali din and they want to really get into hip-hop or rapping. Pero nahihirapan sila because sa atin, marami tayong mga sacrifices as rappers, di ba? So, give advice sa kanila kung ano yung mga the things that they're gonna go through and mga struggles. Struggles, yes. That, nahirapan ako mag-Tagalog. Oh, English mo kaya? English. Alright.
i-stereotype ko na lang, parang yung usual na sinasabi ng iba, parang keep the passion or the fire burning. Kasi pag huminto ka, ang tendencies kasi nyan talagang hihinto ka na talaga ng matagal-tagal. Tulad na nangyari sa akin, mahirap makabalik. Siyempre, iba na yung gigil mo eh. Habang gigil na gigil ka pag gumawa ng kanta, araw-araw kang magsulat, araw-araw mong ano, i-record mo as much as possible. Tapos ano, siyempre, pumondo ka. Hindi pwede kasi ano eh. Siyempre, may mga beatmakers tayo, mga DJs, na kailangan para maganda yung product mo, gastusan mo talaga. Oo, tapos na kasi yung panahon ng ano, yung magda-download ka lang. Meron na ngayon na mga madaling kausapin ng mga producers, nakakapagbayad ka, nandyan sila, they're here. Nandito sila sa atin, sa bansa, nandito, kapitbahay natin, gumagawa yan. You all just have to know sino. Magtanong kayo sa mga kaibigan nyo. Sa akin, dami nagtatanong saan sila pwede magpagawa ng CD, saan sila pwede kumuha ng paggawa ng beat, saan pwede mag-record. So, tanong lang, research, and magagawa nyo ng tama yan. So, anyway, Riz, any more? Song? Okay, so, eto na, last song ni Classic Love. It's called Party 24/7. See you all later at Spirit's Bar. Pero, wait, yan, tama. Akala ko magbababay ka na eh. Pero ano, after nung song mo, tawagin natin yung mga tropa mo dito para makapagbabay lang, makapag-hello sa Ustream, di ba? Para nang makita rin ng mga friends, mga tropa. Alright, here's 24/7, the last song from Classic Love. May kasama ka ba sa song? Wala. Wala. I see. QC. Alright, here we go. Party 24/7. So mag-live? Tara na mag-inuman at pasang pulutan. Patawagin na lahat ng homies. Sindihan na ang ipos, kainin ng konti. Hanggang bukas to walang tulugan. Tara na mag-inuman, labas ang pulutan. Hanggang bukas to walang iwanan. Tawagin na mga pepot, alas si kikembot. At baka sakaling mabanatan, mare tagay mo na. Tumas bakas Hercules, Nuevas Piernas sa at Sabado. At pagkatapos ng pamisa sa Linggo, mapaanong araw ay babasagin natin to. Sindihan ng ikos niya, paikutin na ang baso. Sige homie, wag mahihiya, maya-maya sabog ka na. Ngiti ka na, kahit may problema ka, magiging maligaya ka na pag sinimulan ko na, ikaw ang bida ang bangka. Magiging hot seat ng madla, paikutin ang tagay. Mawala ka ng malay, sa men ka humanay. Para kang masanay, na hindi inuuwi may sa bahay. Lasingin mo lang at sabugin mo lang. Pag napapayag mo, tuloy-tuloy ang panatan. Huwag lang sa pilitan ng tagi na pagbigyan. Pag hindi pumayag yan, ituloy ang inuman. Tara lumipad na lang, positibo at kapayapan. Tara na mag-inuman, labas ang pulutan. At tawagin na lahat ng homies. Sindihan na ang ikos, kainin ng konti. Hanggang bukas to walang tulugan. Tara na mag-inuman, labas ang pulutan. Hanggang bukas to walang iwanan. Tawagin ang mga pepo, hala sige kembot. At baka sakaling mapanatan, pare tagay mo na. Matapong emperador, tequila, red horse, San Mix, saka gin, Malboro Lights, metal black, red, pakisabay na din. No off with no wallet, doesn't really matter kung ano nakalabag. Basta sama-sama tayo lalo pag kumpleto. Tawagin all the shit nyo ng mga kakilala nyo. Mula Manila, Caloocan at sa Las Piñas, Makati, Malabon, nagkaduon sa Navotas, Pasay, Mandaluyong at aabot doon sa Munti, Valenzuela, Marikina at sa Quezon City, sa Parañaque, sa Nuwan at kayo dyan sa Taguig, Pateras at sa Pasig. Got a brace new ride. Sa Luzon, Buong, Visayas at sa Mindanao, itaas ang Taguig, Kapay, sige lang sumabay. Mula Ermita, One Grand, I'm Classic Love. QC hits mo na, ikaw naman ang magpaliyab. Tara na mag-inuman, labas ang pulutan. At tawagin ang lahat ng homies. Sindihan na ang ikos, kayo ng konti. Hanggang bukas to walang tulugan. Tara na mag-inuman, labas ang pulutan. Hanggang bukas to walang iwanan. Tawagin ang mga pepo, hala sige kembot. At baka sakaling mabanatan. At sa Pinas, di kumpleto ang tagay ng tropa. Kung wala ka, kung wala ka, katarot na dihuhan at kwenturot na magkakasama. Ang barkada, tayo lang. Mag-inuman, labas ang pulutan. At tawagin ang lahat ng homies. Sindihan na ang ikos, kainin ang konti. Hanggang bukas to walang tulugan. Tara na mag-inuman, labas ang pulutan. Hanggang bukas to walang iwanan. Tawagin ang mga pepot, hala sige kembot. At baka sakaling mabanatan, mare tagay mo na. Yeah. Classic Love and QC up in here.
Okay, Party 24/7, last song ni Classic Love. Apat na kanta yung pinatugtog namin, ha? Natin ngayong hapon, na mga kanta niya. Sana nakinig kayo kasi minsan lang yan magpatugtog. Itong si Jet ay busy. Nagtatrabaho lagi, kundi naman nag-aaral. Ang daming ginagawa, hindi mapakali sa isang lugar. Hindi, kasi ano, family guy, di ba? Syempre matalino, masipag. So ngayon, pinagkakaabalahan ngayon ni Jet, si Classic Love, ay pagluluto. Tell us quickly about yung chef school mo. Ba, anong ginagawa mo? Anong baking class ka ba? Or culinary arts? Kasi from HRM. So, plano ko kasi mag-migrate naman instead sa state, sa Canada na lang. Ako rin eh, kung pupunta tayo sa topic na yan, di ba taga-states ako eh, parang gusto ko ngayon pumunta ng Canada. Bakit? ibang usapan na yun kung bakit. Siguro alam nyo na kung bakit. So, pero yeah, but that's great, di ba? Kasi dati puro call center si Jet, di ba? Tapos hindi siya makapag-guest dahil sa schedule. Biglang mamaya, busy pa rin. Bakit? Nagluluto ako, nag-aaral ako maging chef. My goodness, di ba? That's awesome. That is... Quickly, frustration ko yan kasi nasa New York ako, I wanted to become a chef. Actually, binisit ko ang Culinary Institute of America in New York. Kasi gusto ko doon mag-aral kasi sobrang mahal at saka dito ako napunta sa Pilipinas. So yung destiny ko napunta dito sa pagra-rap, sa hip-hop music, sa hip-hop culture. But my number one passion really is music. Pero pagluluto ang ginusto ko sana gawin at saka pag-aabugas siya. Hindi ko nagawa yung lawyer. Okay. Lawyer. Yan yung mga gusto ko. Lawyer, chef, music. Number one, chef, music. Alright, so last bate. Tawagin natin yung mga tropa mo. Punta lang kayo. Hi, hi, kayo sa inside. Para makita nila. Yan. So, yung sa mga nakikinig, please do tune in again next Saturday. We're gonna be playing you guys... syempre mga Pinoy rap music and mga Christmas rap music. Yes, we'll be doing that this entire December kasi ano eh, holiday season. So pagkakataon nyo na isend sa amin yung mga Christmas songs nyo, diba, mga rap songs. Minsan lang tayo gumawa ng Christmas rap song, so send it over. Again, Pinoy Hip Hop as letter Z yun, double P, at hotmail.com. High quality po, hindi YouTube. At ipapatugtog namin next Saturday, December 24, and on New Year's Eve, December 31. Thank you so much. At ito yung mga kasama ni Classic Love. What's up, guys? Hello! Shoutouts, yan. And it is almost 6 o'clock, so last bati mo, Jet. Babay na tayo. Yes, okay. Syempre, Pinas Lowriders, Vaping House, Manila Tattoo Lounge, Spirits Bar, Miss Bar, Zero Point, tapos yung mga friends ko, lahat ng One Grand actually, PNP, Pwersa ng Pandakan, Pwersa ng Laguna Empire Records, Impact Tita from One Grand Hong Kong, tapos sila Mark Essie from One Grand UK. Sa lahat ng mga One Grand. Betty, what's up? Alright, so maraming salamat sa lahat na tune in, our regular listeners, yung mga new listeners namin, mga fans ni Beberies, of course, followers ni Beberies. Maraming salamat sa inyo. Oh, and Juvina wants to quickly... shout out sa mga ano, congratulations pala dun sa mga nanalong crew sa Sayawan sa Tarlac. Yes, yung event na pinuntahan namin kahapon. Doon kami nag-perform din. Syempre yung mga NV crew, Boys Are Back, El Cabaleño, EDDS Dance Crew, The Real Team, Excellent Tricks, and Spal 2 Crew. Yes, so, first yun at masusundan pa yan, mga dance yes, contest sa Tarlac. Palakasin nyo yun, dyan. Alright, so thank you so much to everybody who tuned in. Again, huwag nyo kakalimutan supportahan ng ating radio show dito. This is Pinoy Hip Hop Culture on Radio. This is your only talk show, a Pinoy Rap talk show on radio here on DZME 1530 or 1530. My name is Jug Honey Love. And I'm Beber Reese. And we are together, two members of Pinoy Hip Hopas. Kami ang nandito tuwing Sabado, 4 to 6pm. Once again, the show is called Jambonga sa 1530 with Pinoy Hip Hopas. Maraming salamat. Advance Merry Christmas. Advance Happy New Year. One grand straight up. What's up? Maraming salamat. What's up? Okay, bye-bye.